Sambitin ang katagang hating kapatid, hindi po ba? Ibig sabihin ito, pantay na hatian o pagbibigayan sa anumang bagay, ito man ay sa totoong kapatid o kahit sa pagitan na magkaibigan o magkarelasyon. Pero paano kung ang paghahatian ay isang lalaking pareho ninyong iniibig? At paano kung ang gustong maghatian ay isang ang magkapatid, isang babae, at isang bading? Nakakakiliti sa isipan, hindi po ba? Ako man ay interesado sa kahihinatnan ng kakaibang love triangle na ito. Amin ngayong inihahandog ang isa na namang totoo at kakaibang kwento dito sa episode na pinamagatang Una Siyang Naging Akin. Donna, suba naman ika. Sige, bibili kita ha. Alam mo, bait na bata to si Donna. Tinutulungan ako sa gawain bahay. Handa. Eh, bakit tay? Ako rin naman gusto kong tumulong sa mga gawain bahay, ah. Mas masipag pa nga ako yate doon, eh. Hindi, misan ako ba? Hindi pwede, no? Pambabae lang ang gawain bahay, ha? O, oh, ito. Pili kita ng baril-barilan, o, oh, yan. Ako siya yan, ha? Ito, ayaw ko na itong baril. Gusto ko na itong kay ate Donna. Gusto ko nito. Hey, misan ako ba? Hindi pwede, lalaki ka, no? Pambabae lang ang manika. Kakasimba lang natin, eh. Kasalanan sa Diyos sa maging bakla. Tandaan mo yan, ha? Yan. Ate, oh, bahay ito. Thank you po. Yeah. Sige na. Iniwan ang kanilang ina, ang magkapatid na sina Donna at Dennis, nung sila ay mga bata pa. Sumama kasi ito sa ibang lalaki, kaya tanging tatay lang nila ang nag-alaga at nagmahal sa kanila. Lumaking naiinggit si Dennis sa kanyang ate Donna dahil ito ang madalas pagtuunan ng pansin ng kanilang ama. Isinasama ito sa lahat ng kanyang mga lakad. Eche puwera lagi si Dennis. Gayunpaman, naging malapit ang loob ng magkapatid sa bawat isa. Oh, ba't ka tumigil? Tuloy mo lang yan. Basta, huwag kang magpapahuli kay tatay. Ate, salamat ha. Kasi kinukonsente mo pa ako. Di naman sa kinukonsente kita. Tinatanggap ko lang kung ano ka. Buti pa ikaw, ate. Eh, si tatay, hindi na tinatanggap ang tunay kong pagkatao. Eh, anong magagawa ko kung ito na talaga yung pagkatao ko. Kita mo to kung magsalita. Daig pang matanda. Huwag ka na malungkot. Oh, ito. Wow, ate. Bakit talaga ito, ate? Bait-bait mo talaga, ate. Ikaw ng pinaka-the-best na ate sa buong mundo. Uy, hindi ah. Regalo sa akin yan ng tatay. Papagalitan ako nun. Hati na lang tayo. Pwede mo siyang laruin kahit kailan.
Pero, hiram lang. Tatawagin natin siyang Joy para lagi tayong masaya habang kasama natin si Joy. Sa atin siya pareho. Ah, parang ating kapatid? Yung kung ano sa'yo, sa akin rin. Ganun ba yun, ate? Pala na kaganyan, magang umaga, ha? Aga-aga mo lumande, ha? Yun ba yung sinasabi mong una mong naging boyfriend? Ilan taon yan? Huwag kang magsisinungalin. Ate, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo, no ka ba? 15 Alak ka! Minority edad pa yan, ha? Bakit natin napanood ko nga sa pelikula, age does not matter? Age does not matter, age doesn't matter ka dyan. Tumigil ka nga. Minority edad yun. Sige ka, kapag ikaw nakulong, hindi kita dadalawin. Sus, ikaw pa ate, hindi mo ko matitiis, no? Eh, bakit ikaw? O, ano ako? May shot ang iba yung jowa mong basketballista. Hoy, hindi ko ugaling manghimasok sa may sabit na. Tsaka ako kaya pinili niyo. Wow. Ito nga kinakabahan ako eh. Nakabuntis ako. Yan ang sinasabi ko, hindi nag-iingat. Ikaw ako sana pinili ng basketballista yun. Di sana shoot lang siya ng shoot araw-araw. Hindi ako magubuntis. May 3 points pa, ganyan, di ba? Tsaka foul. Talaga, puro ka kalokohan, ha? Ay, pa yan? Okay na yan. Ayun, wala ito sila. Teka lang, teka lang. Mga yun. Ano pa nangyari kay tatay? Nabaril? Sawi ang palad, hindi na huli ang pumatay sa kanilang ama sa hindi na rin na lamang kadahilanan. Ito, hindi kita ng baril-barila. Ayan, makasya yan, ha? Hindi, ayaw itong baril. Gusto ko itong kaya ni Donna. Gusto nito. Yunis, ano ka ba? Hindi pwede lalaki ka, no? Pambabahay lang ang manika. Kasimba lang natin eh. Kasalanan sa Diyos sa maging bakla. Tanda mo yan, ha? Yan. Ate, oh, bye. Thank you po. Yeah. Ika na. Nang pumanaw ang kanilang ama, lalong naging malapit sina Donna at Dennis sa isa't isa. Sumumpa na walang sino man ang makakapagbuwag sa kanilang pagmamahalan bilang magkapatid. Hanggang sa dumating sa kanilang buhay ang isang lalaki. Beer? Magkano? Bakit? Mukha ba akong nagpapabayad? Hindi. Yung beer, yung magkano. Hindi ka ba waiter dito? Bakit? Mukha ba akong waiter? Isipin mo lang na parang naka-table kita sa bar. Foods, gusto mo? Foods talaga? Dennis nga pala pangalan ko.
Hindi Denise. Dennis. Lalaki. Well, bakla. Obvious naman sa'yo, di ba? Ako naman si Jonathan. Hindi naman siguro nakakabawas sa pagkalalaki ko yung naipagkaibigan sa gaya mo. Donna, Dennis, kamusta ba ang... Kamusta kayo binong mga bata pa? Close kayo noon? Opo. Ha? Opo. Naglalaro kayo, magkasama kayo. Ang turing mo sa kanya, ate talaga. Opo. Ang turing mo naman sa kanya, talagang nakababatang kapatid. Opo. Donna, kwento mo nga yung talagang pinakamatinding away ninyong dalawa ni Donna. Nung bata pa kayo, no? Opo. Yung mga bata pa po kami, pinakamano po namin. Pagdating po sa mga gamit ko, irami niya lang po. Hindi niya na po ibabalik. Eh kasi po naiinggit po ako sa kanya. Kasi po pag binibilang po siya ng papa ko, talagang laging talagang siya lang. Oo. Eh kasi po, yung papa ko ayaw po ako na maging ganito, naging maging bakla nga po. Oo nga. Eh talagang pinipilit ko naman hindi ako maging bakla. Talagang ganito na talaga po ako talaga. Ate, kumusta sa club? Ayun. Pinipilit na lang akong mag-table para raw lumaki yung kita ko sa tips. O kaya, magpa-take out sa customers. Ayoko nga. Ikaw naman, kamusta ka naman dyan? Hmm? Mukhang naka-take out ka. Uy! Ano dyan? Hoy! 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 Kilala ko yung aura mong ganyan, ha? Ate. Nagiligan ka na naman, oh. Ayun! Ano ka ba? Hindi lang nabiligan. Basta, alam mo na yan. Ate, ano ka ba? Hoy, siniguro mo bang hindi minor ni Adad yan, ha? Ay, ano ka ba? Oo naman, sure na sure. Tsaka, ate, nakikinig naman ako sa mga advice mo, no? Talaga lang. Tsaka iba to. Natipo, no? Mapagbigay, guwapo, maginoo. Maginong bastos. Gusto mo yun? Yung talaga yung mga type mo, yun, no? Wala! Ano naman pangalan niya? Ay! Ano ka ba? Huwag mo nang alamin. Baka mamay agawin mo pa. Joke! Ano mo mukha mo? Joke lang to naman! Masyadong feeling kang gumaganda, ha? Kasi hindi na siya. Nasa tamang edad na siya. Okay, sige. I know myself. Bengin na nga lang. Oo, ayun. Kumain ka. Hayaan mo na. Kung muna mag-love life, huwag ka na. Magulang ko kasi masyado silang stricto, masyadong tradisyonal, kaya akong rebelde. Kaya tignan mo ko, pa-exa-exa sa construction, mag-security guard na nga ako eh. Sa akin lang, kung saan ako masaya, dun ako. Parang ikaw, napapasaya mo. Ganun ba? Eh, Jonathan. Natatakot ako eh. Iba kasi ako in love. Pag nahulog, hulog talaga eh. Paano pag di mo ako nasalog? Ako pa. Sasaluhin kita. Hindi lang sasaluhin, paliligaya. Kumusta nga pala yung tinda mo? Hmm? Alam mo? Saan ganda mo yan? Hindi ka bagay sa palengke. Ikaw naman, ano ka ba? Okay lang yun, magdoble kayo ako dun sa palengke. Lalo na ngayon, may pinag-iipunan ako. Yung future natin. Future. Tsaka na natin isipin yung future. Ang halaga. Masaya ako. Masaya ka. Masaya tayong dalawa. Diba? Ay, may tatanong nga pala ako sa'yo kung magagalit ha. Game! Hindi ka naman, alam mo na,
Hindi ka naman bakla, kagaya ko. Hindi ah, bakit? Porket pumapatalo sa ganun, ganun na rin ako. Lalaki ako. Siyempre, babae pa rin gusto ko. Pero minsan kasi, minsan, masyado sila maarte. Mukhang pera pa. Oo, bakit? Pag sa kagaya ko, kami mismo yung magbibigay ng pera sa'yo, ganun. Ay, hindi ako ganun ah. Saan sa akin lang, kung mabait ka sa akin, okay ka makasama, okay tayo. Paliligayahin pa kita. Ba? Eh, paano pag nagka-girlfriend ka bigla? Huwag na natin isipin yun, tsaka na natin isipin yun. Ang mahalaga, ngayon. Masaya tayo? Ngayon. Diba? Ikaw masaya ka. Masaya ako. Masaya ako. Diba? Hindi man tahasang nanligaw sa kanya ang lalaki, itinuring na ni Dennis na boyfriend niya si Jonathan at may commitment na sila sa isa't isa. Ibinuhos si Dennis ang lahat ng kanyang atensyon, oras at pagmamahal dito. Pa, kung seryosong-seryoso na yung relasyon niyo ni Mystery Man, ah. Medyo, ate. Medyo. Eh, kasi medyo sabi, siya, sabi kasi siya nang sabi na yung ngayon daw muna isipin namin, pero nakikita ko na kasi sa kanya yung future, ate. At hindi lang future, ah. Pati forever? Forever. So may forever? Oo. Naku, mukhang hindi ka na nakaapak sa lupa. Mukhang nakalutang ka na. Yan, oh, ganyan. Oo, oh, oo, oh, yan. Oh, huwag kang mag-deny. Naman. Huwag kang mag-deny. Eh, kasal-kasal na yung iniisip mo. Alam mo namang bawal yan dito. Hindi ka gumaya sa akin. Naharap ko yung katotohanan. Nabuntis nga ako. Lamang buwan na pala to. Buntis ka! Bakit di mo sinabi agad sa akin? Sino man ang nagot dyan? Nakakaya sa kapatid. Ano ang oras na? Ano ka ba? Nakakaya ka? Ba't nga di mo sinabi agad? Alam na ng boyfriend mo yan. Parang nagutan daw ba niya? Eh, wala eh. Bumalik dun sa shota niya. Sakit pala nun, no? Yung gagamitin ka lang tapos babalik dun siya dun sa bruwang yun. Ayaw mo na ate. Nakahanap ka na ng kapalit dun sa mukong na yun. Gusto mo tulungan pa kita. Oh, makisig, mabait, tsaka uunahin yung kaligayahan mo kaysa sa sarili niya. Talaga? Hmm. Tutulungan mo ako makahanap ng true love ko? Oo ate, ano ka ba? Simula nung mawala si nanay, tsaka wala na rin si tate, eh. Tayong dalawa na lang natin tira magkakampi, di ba? Oo, sino-sino pa ba naman di magtutulungan? Tsaka kahit anong mangyari, lahat gagawin ko, ate. Basta maging maligaya ka lang. Ha? Kaya tara na, huwag ka nang umiyak. Di ba, alam mo namang walang tsaka sa pamilyang to. And that's a fact. Fact na fact. Mabuti pa sabayan mo na lang kaya ako para nakakazumba lang. Halika na, dali. Oh, dali. Pak na pak! Ganon. Hindi ka masyadong gumalaw, baka yung bat. Lumans pa lang yan, lumabas kaya, na. Kaya maigay ka sa nakakaya. Oh, dali, piliyan mo na ako ng bridal gown. Jordan, shot agad! Natin yan. Buti naman na, dalaw ka dito. Mga boy, dito ako lumaki. Siyempre, babalikan ko yung dati nating gimmick. Nadaanan nyo ba yung bar kanina? Yung bago? Yung bago doon. Ah, dito? Oo, oh, nakitin yung mga bagong baba. Maraming maganda doon. Oo, oh, mismo. Mismo. Hoy! Bakit kayo dito umiinom? Bawal dito sa kalye. Sir, lagi naman ho kami umiinom dito eh. Ay, huwag kang antipati ko. Hindi pwede. Narinig niyo ako?
Pag bumalik ako rito at naabutan ko pa kayo, babagahan sa inyo yung lahat. Umuwi na kayo, ha? Yo, sir. Ay, Anyan. Layan, layan, layan. Tagay pa, bahala siya sa buhay niya. Papunta dito, makihihitin nyo naman yung bar na yun. Op, mukhang bumalik yung gwardya. Hindi, pare. Pare, yan. Mukhang lasing yung driver niya, na. Ito lang ako! Anik, lasing kaya, tay? Gusto mo ba akong ipahamak? Dito na nga lang ako. Ito na yung bayad, oh. Ay! Ay! Okay ka lang. Nasaktan ka ba? Hindi naman, konti lang. Hadid na kita. Sige. Salamat dun sa kanina, ha? Gagong driver talaga. Walang anuman. Naging driver din ako dati. Hmm? Pero, iba ako. Mas maingat. Lalo na kapag maganda yung sero. Kaya mo. Alam mo, lasing ka na rin yata. Eh, kasi kung ano-ano nang lumalabas dyan sa bibig mo eh. Hindi pa ako lasing. Totoo lang yung lumalabas sa bibig ko. Gusto mong subukan? Grabe ka, ang bilis mo rin, ano? Mas mabilis ka pa dun sa customer ko, eh. Ako nga pala, si Jonathan. At sobrang ako nagagandaan sa'yo. Donna, sobra akong antok. Kaya salamat ulit at mag-ingat ka. Unang pagkikitang iyon ay nasundan pa ng maraming beses. Napadala sang dalaw ni Jonathan sa dati nilang subdivision para lamang abangan ang pag-uwi ni Donna hanggang sa makuha na niya ang tiwala at loob nito. Thank you. Kailan tayo magkikita? Bukas? Bukas. Sigurado. Oh, ikaw sigurado ba? Pwede kapag bukas. Oo naman! O basta text tayo. Ah, sige. Sige. Bye-bye. Okay naman sa kaligayahan itong ate ko. Abot hanggang langit. Eh, kasi si ano? Ano? Si ano? Ayaman na ako. Kahit kung sinong-sinong sisi, boylet na yan. Ang importante, bawa ko sa kanya kasi... Kita mo, oh. Napatawa niya, tsaka napaligay yung ate kong sabi sa pag-ibig. Hindi kagaya ko. Pero alam mo, sobrang totoo yan sinasabi mo. Kasi... Ibang-iba siya dun sa bolerong basketbolista dati. Ay, nako, sobrang layo. Seryosong-seryoso sa akin. Tapos bukas daw, ipapakilala niya na ako sa pamilya niya. Bilis naman ang mga pangyayari, ate. Samantala yung boyfriend ko, nalalamig na sa akin. Ayaw na makipagkita. Suspecha ko, may girlfriend na yun na iba. Ay, buti ka pa, ate. Ikaw muna mag-isip ng kung ano-ano. Magpaparamdam din yan. Ayaw nga sumagot yun. Iyaman muna. Basta magpahinga ka na. Anong oras na, oh. Ka na. Tama na muna yan.
Bakit, Jonathan? Hindi ba dati wala kang paki kung makita nilang magkahawak tayo ng kamyo kaya hinalikan mo ako? Hindi na pwede, Dennis. Ano hindi na pwede? Hindi ba boyfriend kita? Tsaka wala ka namang paki kung anong sabihin nila, di ba? Kasi ang malaga sa'yo, di ba yung mapaligaya mo ko? Yun na nga, Dennis eh. Hindi na nga pwede kitang paligayahin eh. At unang-una, hindi naman ang pumayod na naging boyfriend mo eh. Anong hindi? Anong hindi? Anong tawag mo doon sa paglabas-labas natin? Yung pag-check-in natin sa hotel? Yung mga nangyayari sa atin, di ba kinagawain na mag-girlfriend tsaka mag-boyfriend? May girlfriend na ako. Totoo siyang babae. So ano yung ibig mo sabihin? Lahat na mga sinabi mo sa akin noon, hindi totoo. Lahat na mga pinakita mo, hindi totoo. Jonathan, alam ko, hindi ako totoong babae. Pero totoo yung pagmamahal na pinadama ko sa'yo. Lahat ng bagay binigay ko sa'yo. Lahat na makakapagpasaya sa'yo dahil ikaw na nakakapagpaligaya sa akin, Jonathan. Yun na nga, Dennis eh. Wala akong hiningi sa'yo. Unang-una, ikaw yung kusa nagbigay. Lalaki ako at alam mo babae ang gusto ko. Girlfriend na ako, Dennis. Jonathan! Lubos na dinamdam ni Dennis ang pamamaalam ni Jonathan sa kanya. Pilit na itong kinalimutan para patuloy na mabuhay mag-isa. Dahil alam niya, kahit anong mangyari, may isa siyang kapatid na dadamay sa kanya sa lahat ng oras. Hanggang sa dumating ang gabing, hinding-hindi niya malilimutan. Sakat-sakat naman ang mga sinabi sa akin ng mga magulang mo. Sana man lang sinabi mo sa kanila na hindi lahat ng nagtatrabaho sa club masama. Hindi porkit nakikitable ako na iuwi na ako ng mga customer at lalong hindi ako nagpapagamit sa kanila. Mahal, huminahon ka. Pinagtanggol kita, diba? Lumayas na ako sa amin. Sumama ako sa'yo dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Ate! 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 May dala akong food, tsaka inumin. Maglalasingan tayo para sa aking puso. Wow! At sawing. Sawing. Dennis, si Jonathan pala, boyfriend ko. Dito na muna siya titira sa atin. Kami muna gagamit ng kwarto kasi magsasama na kami. Papakasal mo. Sandali lang ah. Doon tayo sa kwarto ko. Nakita ko lang sa'yo. Tutulugan natin ha.
Denisha! Kaya aga-agang init ng ulo? Hindi nadiligan? Ano pa nga ba? Eh, paano madidiligan ang dinidiligan ng boyfriend ko ngayon? Yung ate ko? OMG! Siya nga! Eh, paano naman naagaw ng ate mo ang toilet mo? Well, in fair naman dun sa ate ko, hindi niya alam na yung boyfriend ko ay yung lalaki ng ligaw at gusto magpakasal sa kanya ngayon. How sad! Well, ganun talaga tayong mga Beckett eh. Palagi nalang panakit butas. Paano? Wala tayong mga butas. Ewan, ang hirap, te. Mahal ko pa rin kasi si Jonathan, kaso ayong masaktan yung ate ko eh. Ikaw, sabi mo yung lalaki mo. Nag-usap na nga kami. Eh, ang sabi ko kung talagang mahal niya ate ko, eh, huwag niya na sanang sabihin pa na nagkaroon kami ng relasyon. Pumayag naman si Jonathan. Aw! Ang martir! Wow. Naku, ang hirap niyan, friend. Para kang nasa gitna ng dalawang nag-uumpugang buto. Anong buto? Bato? Ay, batuhin kita dyan ng paninda ko eh. Pero in fairness ate ha, yung sakit, abot hanggang buto eh. Ang hirap. Kain ka lang ng kain dyan, mahal ha. Pasok lang muna ako. Mahal. Mm. Pwede ba huwag ka lang pumasok sa bal? Kapag kinasal tayo, ako nang bahala sa atin. Hindi naman talaga yung bala ko. Lalo pa, ito, mamala ko na yung siyan ko. Hayaan mo. Pati yan, anak mo sa ibang lalaki. Aalagaan ko. Kaya please, 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 please. Huwag ka na lang pumasok kasi nakakamiss ka. Hindi po pwede. Kailangan ko magtrabaho. Paano na yung anak natin? Sige na, malilate na ako. Kumain ka na lang muna dyan, ha? Alis na ako. Bye-bye. Kain ka lang dyan. Pinagluto kita ng special sisig. Alam. May gusto ka pa? Plan? Jonathan, wala na ba talaga? Wala na ba talaga akong puwang si Jan? Sa puso mo? Wala na rin? Kahit kailan ba, wala naman talaga. Ano yan lalasingin mo, ho? Para isa lang lalasingin? Bakit? Gusto mo pa ba? Dennis, kilala mo kapag lasing ako. Hindi ko nakokontrol sa sarili ko, lalo na't buntis ate mo. Tanggi ng tanggi. Yun na nga eh. Ikonti lang naman yan. Kainumin mo na. Sige na. Hindi kita kilalang ganyan. Huwag kang mag-alala sa luha kita mamaya. Pabili din ako, ah. Oh, Jonathan. Alam ko kulang yung binigay ni ate sa'yo, kaya eto. Galing sa puso ko. Charot.
Pero ang ganda ng mensahe kanina ng pare, no? Yung tungkol sa pakikiapit sa asawa. Ang dami na talaga kasing taksil ngayon, eh. Di ba yung ex-boyfriend mo? Pinagpalit ka sa iba, sabi mo. Mm-mm. Samantalang ako yung nauna. Mm. Eh dahil Becky ako, wala akong karapatan. Eh bakit hindi mo pinaglaban kung talagang mahal mo? No. Ayoko sana eh, dahil baka ako na naman yung talunan. Pero dahil mahal na mahal ko tong taong to, eh bahala na. Magkaalaman na lang kung sino talaga yung mahal ng lalaking to. Di ba, Jonathan? Di ba, Jonathan? Hoy! Hoy! Kanina ka pa tulala dyan, ah. Sino iniisip mo? Yung boyfriend mo na naman. Wala, hindi. Ikaw ka ba? Kung natutulala ka, yun at yun ang iniisip mo. Alam na alam kita. Ate, ano ka ba? Ini-imagine ko lang itong ano. Sarap kaya nitong ano. Ano? Sugot gulaman. Di ba, Jonathan? Masarap yung sarap gulaman eh. Cheers! Pa sa mga buwan, na bagamat naghihinala, walang nakitang prueba si Donna na may namumuong relasyon sa pagitan ni na Dennis at Jonathan. Wala rin umaamin tungkol sa nakaraan nilang dalawa sa takot na baka masaktan lamang si Donna kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Hanggang sa... Sa ating dalawa, ikaw yung mas nakakalamang. Ikaw ang mas mali namin, di ba? Ikaw ngayon mas pinabura ni tatay eh, dahil ikaw nagsabi ng totoo tungkol sa kakabit ni nanay noon. Ano? Di ba? Ba't tayo babalik noon? Bakit mo ba binabalik yun? Masama ba magsabi ako ng totoo sa tatay natin? At kasalanan ko ba kung naging babae ako at ikaw bakla ka lang? Bakla lang? Ba't di ba naman ikaw, ate? Nilalang mo lang ang pagkatao ko. Akala ko ba magkakampi tayo? Puro ikaw ang nakakalamang. Kaya ano? Kaya nagawa mong agawin sa akin ng lalaking mahal ko. Bago ka minahal ng lalaking mahal mo, ate, una-una siyang naging akin. Una siyang naging akin. Naintindihan mo ba yun? Ha? Akin muna siya, ate. Minahal ko siya. Pinagsilbihan ko siya. Pinagpanuan ko yung future namin. Kaya bago naging sa'yo, akin muna siya. Akin muna siya, ate. Ano gusto mong gawin ngayon?
papiliin siya kung sino sa ating dalawa ang mas mahal niya. Ano? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Dahil alam mong lalaki si Jonathan at babae lang ang mamahalin niya ng totoo. Ikaw ha? Ikaw! Tinitingin mo! Bakit ang sasalita? Ha? Wala ka magbibig! Umurong pwede lamang! Kanina, narinig mo si Dennis. Kapat, una pa lang sinabi nila sa akin, ate, relasyon kami ni Jonathan. Ang kakaibang pag-aagawan ng magkapatid sa iisang lalaki ay itinampok sa programang Personalan kung saan naglabas ng mga saloobin sina Donna at Dennis. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Dennis sa kanilang bahay pero wala na roon ang kanyang ate Donna. Umalis ito at hindi alam ni Jonathan kung siya ay babalik pa. Lilipas ang ilang buwan na hindi sila nag-uusap, nagkikita at nagkikibuan ng ate niyang si Donna. Bait-bait yung talaga ate ko ng pinaka-dabis na ate sa buong mundo. Regalo sa kanya ng tatay. Hati na lang tayo. Pwede mo siyang laruin kahit kailan. Pero hiram lang. Tatawagin natin siyang Joy. Para lagi tayong masaya habang kasama natin si Joy. Ah, parang ating kapatid. Yung kung ano sa'yo, sa'kin rin. Ganun ba yun ate? Oh, naku, nagsisente ka na naman dyan sa Manika. Namimiss mong ate Donna mo, no? Oo naman, te. Lalo na ngayon magpapasko. Namimiss ko ngayon Manikang pinapalaro niya sa akin noon, eh. Mahal na mahal ko kasi ate ko. Kaso... Kaso nasira nang dahil sa isang lalaking parahon niya namang minahal. Tapos siya pa yung kusang umalis tsaka lumayo. Pagbalik ko ng bahay, wala na siya. Kami nalang ni Jonathan yung naiwan. Hinanap ko siya pero wala na. Hindi niya na nga ako napatawad kayo. Kamusta na pinakamamahal kong kapatid? Ate! Ate! Ito na ba yung pamangkin ko? Ay, ang ganda naman ni baby! Mana sa tita! Alam mo nung anak ako, naisip ko kung bakit ko hinayaang sirain ng isang lalaki yung relasyon natin magkapatid. Kaya Dennis, pinapatawad na kita. Ate, bumalik ka na. Malungkot sa bahay, ate. Tsaka namimiss ka na ni Joy. Wala na siyang kalaro eh. Tsaka wala na akong karamay. Eh, paano si Jonathan? Paano tayo? Titira tayo sa isang bubong? Ano na lang sasabihin ng ibang tao? Hindi ko naiisipin yung sasabihin ng iba, ate. Ang importante, magkakasama tayo ngayong Pasko. Bumalik ka na. Parga naman kay Bibi. Ang gondo-gondo ni Tito. Ay, kinis ka. Na
pagkasunduan ni Donna at Dennis na muli nang magsama sa iisang bubong. Dahil nangako si Jonathan na titino na ito at magiging tapat na siya kay Donna. Bye, baby! Bye! Bye. Sigurado ka ba na pwede na tayo magsama sa isang bubong ulit? Wala nang namamagitan sa inyo ni Jonathan. Ano ka ba, ate? Huwag ka mag-alala. Ako na mismo iiwas. Alang-alang sa inyo. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo, Dennis, dahil iba na ngayon. Meron na tayong batang kasama sa bahay. Hanggat maaari sana, ayokong madungisan ng kahit na anong immoral na gawain ng bata. Baby. Hi, tita. Hello, baby. Hi, tita. Hello. Hello, tita, tito. Ang ganda ni tita, no? Ang ganda-ganda ni tita, eh, manang-mana. Oh, baby. Sorry na. Naging maayos naman ang muling pagsasama ni Donna, Dennis at Jonathan sa iisang bubong. Patuloy silang pare-parehong kumayod para sa kanilang ikinabubuhay bilang isang pamilya. Hanggang sa lumipas muli ang limang buwan. Baba. Baby. Jonathan, baka maiyak yung bata. Huwag mo na akong tuksohin. Ayoko na. Tsaka sinabi ko na kay ate, hindi na mauulit. Sisihin mo ang sarili niya. Wala nagkaanak siya, hindi na niya ako pinagsisipingan. Dennis, lalaki ako. May mga pangangailangan na hindi ako kaya bigyan ng ate mo. Jonathan! Huwag mo na ako paglaruan. Ayoko na. Kuya, balik tayo. May nakalimutan lang ako. Ayoko na! Oo, mahal pa kita. Mahal pa rin kita, pero ayoko nang saktan ng ate ko, Jonathan. Tama na! Tsaka bukas na alis na ako. Sa kanya ka na, Jonathan. Tama na. Kapa, Jonathan! Ang malitong ginagawa natin. Jonathan, malaking kasalanan to! Kapa! Itama mo ka, Jonathan. Ate. Huwag mo akong maate-ate. Simula ngayon, kakalimutan ko na meron akong kapatid. Ate, tiniis ko. Inuwasan ko si Jonathan, ate.
Nagparaya ako kahit mahal na mahal ko siya. Pero si Jonathan yung mapilit, ate. Pinilit niya lang ako. At nagpapilit ka naman. Ano yun? Pinagbigyan mo lang si Jonathan? Ay, ang hiya naman ako sa kainosentihan mo, Dennis. Napakalinis mo. Ako na lang aalis, ate. Ako na lang aalis para magkaayos kayo. Tapos para makalimutan ko rin ng tuluyan si Jonathan, ate. Tumang tanga-tanga ko. Hindi ko alam kung ano sumagi sa isip ko para mapaniwalang hindi nyo na ako tatraydurin ulit. Nakalayo na ako eh. Iya na rin ako sa mga nagawa ko, ate. Wala siya naging akin, pero ikaw na may karapatan sa kanya ngayon, kaya ako'y dapat yung lumayo. Ako dapat yung tumalikod sa inyong dalawa, ate. Hindi lang lahat. Hindi na kita pagkakatiwalaan. At kahit kailan, hindi kita mapapatawan. Ilang beses yung ginawa sa akin to? Hindi lang isa, di ba? Dalawa, tatlong beses niyo ako niloko? Pero mas gugustuhin ko pa na umalis na lang at mapag-isa kaysa pa ulit-ulit na lokohin ng asawa ko at ng sarili kong kapatid. Ate! 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 Wait lang! Dadaanin ko na yun! Sige na! Baka makasira eh! Tantan lang! Hindi naman eh! Ay na! Bitawan mo na, ate! Ang kulit sa akin! Amin na! Param lang! Huwag kayong mag-away. Bigyan mo na pos lang, ha? Tapos bibili ako ng panibagong manik, ha? Huwag kayong mag-away, ha? Uy! Kanina ka pato nila, Ajin, eh. Alala mo, ate mo, no? Oo, uy. Alam mo, kanina nasa loob tayo, pakiramdam ko. Sama-sama ako, nang dumi-dumi ko. Parang kahit anong kumpisal gawin ko, parang hindi ako mapatawad ng Diyos hanggat di ako pinapatawad ni ate. Sarating yung tamang panahon. Halaga, masaya tayong dalawa. Diba? Sana nga. Sana. Pero mabubuo lang yung kaligayahan dito sa puso ko kapag buong puso na tayong pinatawad ni ate. Maniwala ka sa akin. Darating din yun. Tila wala nang hangganan ang kasiyahan nila Jonathan at Dennis. Tanging kapatawaran lang ni Donna ang kulang sa tuluyan nilang kaligayahan. Pero hindi pala aabot sa forever ang kanilang pagsasama. Lagi naman tayo sa bahay. Bago na to. Dahil ba sa bayang kinakasama mo? Ay, wala naman bastusan. Ay. Tara. Ano, pre? Ano? Sige. Dad, mukhang lasing ka na naman, ha? Ang bibintang ka na naman, eh. Totoo lang, nayayabangan ako sa'yo. Hindi yung mayabang nagbibintang ka na. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ano bang problema mo? Tarantado ka!
Bari na doon! Bari na, no! Please, please! Bari na! Tol, si Jonathan to, ha? Diba si Jonathan? Tol, Jonathan, no? Huwag kayo ng polis! Huwag kayo ng polis! Sino yung binaril, ate? Sino yung binaril? Ha? Jonathan! 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 Ano nangyari? Sino ang parang sa Jonathan? Jonathan! Jonathan, sino ang parang sa Jonathan? Jonathan! 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 Tawakin ang bulansya! Tawakin mo kami! Nabalitaan ni Donna ang trahedyang nangyari kay Jonathan. Noong una'y hindi ito makapaniwala. Pero mababatid niyang, totoo pala, sumakabilang buhay na ang lalaking pareho nilang minahal. Sige, ano na kami. May wala namin kayo dito. Kinasal tayo, ang bahala sa atin. Ito naman talaga yung bahala ko. Lalo pa, ito, kumanda ko na yung sana. Kayaan mo. Pati yan, anak mo sa ibang lalaki. Aalagaan mo. Ate, ate, patuwari mo ako. Sabi ko na gawang masama sa'yo. Patawa ka na ba ako, ate? Matagal lahat ang napatawa. Alam ko naman na hindi mo ako sinadyang saktan eh. Pinairan mo lang yung puso mo. Yung pagmamahal mo kay Jonathan. Napaglaban mo siya, pero ako hindi ko siya napaglaban. Pinaglaban mo yung karapatan mong umibig. Kahit pasabihin natin na mali. Kahit pasabihin natin na ako yung naging karibal mo. Maraming salamat, ate. Hanggang sa huli, nagpabahay pa pati. Wala noon na hanggang ngayon, nagpapabaya ka pa rin. Kaya ang sakit-sakit sa akin natin na sa lahat ng tao, ikaw pa'y tinitor siya kasi naktan ko, ate, sorry. Matawalan mo ko, ate. Tama na tayo. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon. Kasama tayo.
At hindi na tayo magkakalayo ulit. At hindi na tayo mag-aaway dahil alam sa lechon yung lalaki niya. Dami-dami naman kasi yung iba, bakit tayo nagkagawa niya sa isa. Sorry, Auntie. Kahit pa anong landas ay tatakin ko. Lago, baby, oh. Tiga na, baby. Dito. Donna, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sana ayusin natin ito. Sana magtulungan tayo bilang magkapatid. Tayo na lang ang tumatay yung magulang sa ating magkakapatid. Sana matulungan mo at magtulungan tayong dalawa. Ano masasagot mo, Donna? Pinapatawad ko naman po siya. Masakit lang po talaga sa akin dahil ako po yung nag-alaga sa kanya ng lahat. Ako po yung tumayang ama't ina nila. Andito lang naman ako pag kinailangan nyo, hindi ko kayo tinalikuran kahit anong oras. Yan ang masarap. Okay, very good. Maraming salamat sa inyo. Sa kwento ibinahagi sa atin ni Donna at Dennis, muli na naman nating napatunayan na totoo ang kasabihang blood is thicker than water. Ano man ang mga di pagkakaunawaan, hidwaan, o kahit paagawan sa larangan ng pag-ibig, mananaig pa rin ang kapatawaran at pagmamalasakit sa pagitan ng isang pamilya. Sila man ay mag-ama, mag-ina o magkapatid. Sana sa sarili nating mga buhay, kung ano man ang problema na pilit bumubuwag sa ating pamilya, na may manaigang pagpapatawad at pangunawa sa ating mga puso. Dahil sa huli at sa dulo, ang mga kaibigan natin, lalayo ang mga iyan. Ang mga taong pinag-ukulan natin ng atensyon, mawawala. Pero ang ating pamilya ay mananatiling handa para tayo ay saluhan sa ginhawa man o sa hirap ng buhay. Ngayon, bukas at magpakailanman.